simentadong box sa gitna ng agubatan, assessment 455. At panoorin natin ang plastada ng mga sign sa area ni Sir. Ayan mga ka-teach, klaro talaga na gawa ito ng tao. Ugis kahon. Pero bago pala natin ituloy ang lahat, sana wag makalimot. Maraming salamat sa inyong lahat mga madam at mga sir. Ganon din dito. Maraming salamat ulit sa inyong lahat mga madam at mga sir. Ngayon, ituloy na natin. Panoorin muna natin ang plastada ng mga sign. Kung ano ang mga naka-engrave base sa mga hugis. Halatado talaga ang gawa ito ng siminto mga ka-teach. Ang tanong, saang lugar kaya ito? Kasi pag nagpapasa sila ng mga video sa akin, picture sa akin, hindi ko na tinatanong kung saang lugar ba yan. Para na rin sa safety nila. Pero kung ibase natin sa history, ang pagkasabi ni Sir, ang area niya, medyo malapit-lapit sa dating garrison ng mga sundalong Hapones noong World War II. Parang nahati sa dalawaw. Halatadong may naka-engrave sa gitna. Mamaya, bibigyan natin siya ng magandang assessment reading kung ano ang ibig sabihin ng mga sign niyang ito. At ang tubig, parang nagdidilaw na yung tubig. Oh. Parang sulfur, powder na nabasa ng tubig, nagdidilaw. May naka-engrave pa dito. Ano yun? Parang manok. Para siyang style nitso na nakatagilid. Ang problema lang nito medyo nadikitan kasi pag video. Dapat distansya talaga para makita natin ang plastada ng mga sign. Ayun mga ka-teach, ito medyo distansya na. Ay hindi gaano kalaparan, ay kahabaan. Parang putol. Putol siya pero halatadong gawa ito ng siminto. Kasi makinis. Sa gitna ito ng kagubatan. Pero may tubig oh, na nagdidilaw. Sa bandang unahan, may klarong sign doon. Ayan, pupuntahan na nila ni Sir. Klarong sign na may butas. Na parang bahay ng scorpion yata ang pagka-engrave nun. Makikita natin ngayon yan. Anong klaseng mga ano ito? Kahoy. Sa unahan konti, may bato dyan. Ah, ito na yung batong sinasabi niya. Klaro talaga mga ka-teach. Na may naka-engrave na parang bahay ng gagamba. At dito, ito yung butas na ito nakatingin doon sa mismong site niya. Na simentadong kahon. Okay, bibigyan na mga ka-teach, bibigyan na natin si Sir ng assessment reading kung ano ang dapat gagawin niya sa area ng ito. Ganito Sir, number 1, makinig kang maigi. Kailangan palutangin mo ang mismong prospected box na yan. Dahil napansin ko lang sa bandang gilid na ito, parang putol siya mga ka-teach. Subalit sa bandang likuran, hindi ko makita kung gaano bang ito kakapal. Lodlock position, nakatagilid. Pero sa bandang kabilang side, mapapansin natin, hindi siya putol. Ayun, yung gilid na ito, parang hindi siya putol. Kung magkamali man ako, ituloy lang ninyo ang pag-open cut sa gilid na yan. I-clearing ninyo, mga isang metro. Magpalalim kayo doon, palawak, at magpalalim kayo. Ganon din dito sa harapan, sa kabilang likuran. I-open cut ninyo at palutangin ang kahon na ito para masukat natin kung gaano ba ito kakapal. Ayan ang unang gagawin. Bago pa man ninyo basagin yan, payong kaibigan ko, kung may metal detector kayo, ayan dito sa kabilang side, sa likod, magpalalim kayo bago pa man ninyo basagin ito. Kasi ito yung pinag-alala ni Sir. Or nag-aalala siya, baka may bomba, may poison. Gumamit muna kayo ng metal detector. I-detect ninyo ang mismong prospected kahon na ito. Pagtutunog ang metal detector, ibig sabihin,
may metal sa loob. Lalo na't pag nakuha na ninyo ang sukat, side by side, papunta sa ilalim, sa likuran. Palagay natin, kasi ang haba nito nasa, kung hindi ako magkakamali, nasa 1 meter lang yata ito. Papunta sa direksyon na yan, isulat natin. Ganon din dito sa bandang pababa niya, 1 meter. Kung hindi ako magkamali, hindi lalagpas ito ng 4 feet. Basta nasa 1 meter or 4 feet lang sa bandang likuran niya. Hindi ko alam kung gaano ba kakapal yan, pero ipalagay natin na 1 meter din or 3 feet, 1 yarda. Ayan, ganyan ang ludlock position niya kasi naka-slant ito eh. I-clearing ninyo ang paligid bago kayo magpalalim. At kung tutunog yan ng metal detector, ibig sabihin may laman yan ng metal sa loob. Gumamit kayo ng gas mask bago ninyo ito basagin. Gumamit na kayo ng gas mask dahil kung may laman yan sa loob, hindi magkalayo na may poison kasama sa mismong deposito. Ngayon kung hindi tutunog at may detector kayo, ginamitan ninyo, hindi yan tutunog. Pagbasag ninyo, walang laman. Pwede kayong magtisdig sa mismong ilalim na ito. Down lang kayo ng mga, kasi malaki siya, mga 7 feet. Under, bantayan ang unang sign na makukuha dito sa ilalim ng prospected na kahon na yan. Pero ang ludlock position, pag ganyan siya mga katitso, ganyan forma nakasandal or naka-slant, malamang ang tapon nito sir, papunta dyan. Kung dito ka magbase, papunta sa ilalim or padive sa ilalim pala. Pag ganyan, sa mismong ilalim. Hindi ito nakasentro. Ang deposito sa tapat niya sa ilalim, kung ito man ay replica, ginawang replica ng mga Japanese Imperial Army, ang batong yan, walang laman, ipalagay natin replika, hindi nakasintro ang mismong deposito niyan. So madi-total, doubtless banda dito, mga 2 feet or 3 feet, 1 yarda ulit sa panig na yan, sa gilid niyan or sa gilid niya, dyan banda. Kasi ang ludlock position kasi pa-dive, pa-slant. Ayan ang masasabi ko dito sa sign mong ito. Pero dito sa naka-engrave, ayan, mapapansin natin, may naka-engrave na parang pabilog. Signal sign niya ng glittering or glitter na kumikinang. Ibig sabihin, pag kumikinang automatic, lalo na't street, ay, nako. Pag street kasi, halimbawa yung bilog, pag street kasi, sign niya ng kinang ng ginto, mga street na pagkagawa at marami, diamond. Subalit, pag hindi street, tanggalin natin. At ganito ang pagka glitter niya sa gilid. Pag paganyan ang glitter, nako, ganyan mga katits, bantayan ninyo yan. Hindi street yan, ibig sabihin, bomba ang nakaabang sa ilalim. Treasure with bomb trap. Pag mga ganyan kalamay na paano-ano, ganyan, bantayanan yan. Bomba ang kaakibat sa mismong deposito sa ilalim. Pero may deposito, kaya magdoble ingat sir bago ninyo biakin ang mismong prospected box na yan. At dito naman tayo sa sign mong ito. Mapapansin natin sa kabilang sign kung saan pinuntahan nyo, ang pagkasabi mo, ito ang nakaharap sa mismong butas na yan, nakaharap doon sa prospected cement box na yan. At base dito sa pagka-engrave na para siyang bahay ng gagamba. Pag gagamba mga katits, bahay ng gagamba, poison ang kaakibat na trap niyan. Ganun pa man, mag-ingat pa rin sa bomb trap. Ayan. Pero mayroong mababaw na deposito sa area na yan pag ganitong klase ang pagka-engrave or pagka-okit. Deposit sign niya ng
may kasamang trap at ang travel order sign niya. Itong butas nito, yan ang pinaka power sign or travel order sign na nagtuturo sa exact location ng target at sakto naman kung saan ang butas nito nakaharap doon sa mismong area na ito or box na ito. Ang pinagtataka ko rin dito, sir, bakit nagdidilaw ang tubig na yan? Ayan mga katitso, pansinin ninyo, hindi kaya liquid gold yan, sir, na tumagas mula sa mismong box na ito. Pwede rin kayong kumuha ng sample, baka liquid gold yan na galing dito sa kahon na yan at tumagas dahil ipalagay natin na biyak ang ilalim. Pwedeng ganun. Klaro talaga siya na kulay dilaw. Ayan o. Tubig, may tubig. Nakahalo sa tubig. Magkuha kayo ng sample yan, sir. Pag positive yan, huwag ninyong itapon. Dahil pwedeng i-process yan para maging ginto. Kung mag-positive yan sa liquid gold. Ayan ang final assessment ko dito sa area mong ito. Mag-clearing, down, sukatin, abanti sa unahan dahil hindi nakasintro ang mismong box na ito. Base sa load lock position niya kung walang laman yan. At sana kung may laman yan, huwag ninyo ako kalimutan. Marami na mga katits, kinakalimutan ako pagkatapos kong ma-reading ang area nila. Pag nag-guide na, nakakalimot na. Okay, sa pagtatapos dito sa simple assessment reading natin, sana nabigyan natin ng gabay ang isang kasamahan natin at mahanap niya target area niya. Ulitin ko ulit, maraming salamat. And God bless sa inyong lahat. Thank you mga katits.